Ayan, non sir, oh, magandang buhay. Oh, andito naman tayo, no, sa Colastico TV. So, welcome pala sa newcomers at sa mga returnees sa ating channel. Okay? So, ang ating episode ngayon, so gagawa tayo ng melon ice kinde at saka avocado ice kinde. Okay? So, marami akong nakitang feedback na may aftertaste daw ang kanilang gawang ice candy na avocado at melon. Okay? So, ito, tunghayan nyo ang ating video tutorial na ito mula sa paano gagawin ang base mixture at hanggang matapos itong ating video tutorial. Okay? So, may technique kasi dyan para hindi siya wala siyang aftertaste. Okay, so tunghayan nyo, i-watch nyo to na full video talaga para makita nyo kung paano natin gagawin. Okay, so ayos, after mo na. Ayos, ma'am sir. Ito na. So, atin na itong ilagay, no? Ang wash sugar. Okay, 3 kilo to ha. So, okay, ito yung base. No? 3 ingredient lang ating lulutuin. Yes? Ayan. So, gumagamit lang tayo ng dirty kitchen, ha? Kasi, nasa probinsya tayo. Samantalahin na lang natin ang biyaya ng kalikasan na libre ang gatong dito. No? So, kung gamit tayo ng gasol, mahal ang gasol. Ito, libre. Kaya lang, medyo madumi ang dito sa labas lang. Okay? Ng kaldero. Yan. Pangalawa pa lang yun, boys. Ano na nangyari? Ba't na butas? Oo, nabutas, oh. Okay, yan. Op. Ayan. Butas, eh. Hindi ko nakita. So, ang mahiwagang sundok ni Colastico TV. Ayan. So, ito ay mainit na mainit. No? So, ang technique nito, para hindi na siya, hindi ito magbuo-buo ang cornstarch. So, unahin ang gata. Okay? So, ito yung technique pag hindi may iwasan na ano na siya. No? Sobrang init, no? So, ayan. Pangatlo, itong donor o kasaba start, no? Donor ang brand. Okay? So, ayan. Okay? So, dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan. Hindi biglaan. Kasi, pag biglaan ito ay magbuo-buo. Okay? So, hindi na natin maiwasan kung may buo talaga, no? Magbuo-buo. No, akala natin hindi buo. Ayun, bumuo. Ang picnic dyan, i-blender natin. Okay? I-blender natin ito base pag lumamig na. Kung may buo-buo. Ito, perfecto. No? So, halukay lang ng halukay, no? Hanggang 3 minutes, no? Ng 3 minutes siya para maluto ang
Cassava starch. Okay? So, no, ang iba dyan, no, gustong wala ng lutuan. Eh, ito, gumamit kasi tayo ng cassava starch. Kaya lutuin talaga, no? So, sa akin, itong tatlo ang niluluto ko, no? So, may another version, no? Ang condensed, saka na lang pag nakahiwalay na to sa apoy. Okay? So, ano lang, no? Tiyagaan lang. Kasi, kung walang tiyaga, walang binta, no? Walang binta. Kasi, ubusan tayo ng skin di pag walang tiyaga. No? Wala tayong iparisel, no? Okay? So, ito ay nasa kalahati. Kalahati ito. So, pwede pa to. Isa pa. So, waging dalawa na. Dito na. Okay? Kung lalong lumakas to, kung may ano sana, no? Kung may school sana, may eskwela sana, no? Target natin is canteen. No? Pwede ito dalawa. So, itong kaldero na to ay number one, no? So, ito ngayon, parang mahal na yata ito ngayon, no? Okay? So, ang mahiwagang kaldero ni Colastico. So, ayan. At dito tayo sa dirty kitchen. Gumamit lang tayo ng improvised na ito, bato, tatlong bato. Laki. At mang kahoy ng kalikasan, no? So, ito yung advantage natin dito sa probinsya, no? So, ayan. Ito yung consistency niya, no? Ayan. So, atin na itong ihiwalay sa apoy. Ayos, ihiwalay natin to sa apoy. Okay? Bilisan na kasi magbubuo yan kung sobra sa init. At, ihiwalay yan kasi mainit naman yan. Maluluto talaga yan ang cassava starch. Okay? So, ayan muna. So, ayan. Ayan na, no? So, nasit aside na natin. Ayos. So, ipatuloy pa rin natin ang ating nasimula na pag, ano, no? Oh, yan. Yan. So, ito yung characteristic ng cassava starch. Pag, ano, mainit, no? Malapot. Pag lumamig na to, wala na. Maghahanap na ng iba. Joke lang. Okay? So, pag lumamig to, malabnaw to. So, basta, cassava starch ang ating ginamit. Okay? So, ayan. So, lagyan natin to ng dalawang dore na malaki. So, tiyaga lang talaga, no? Pag hindi tayo tiyaga, walang sinigang. Na? Walang tiyaga, walang sinigang. Ayan. So, mainit na mainit yan, eh. Ayan. Ayan, ha? So, ano siya? Puti siya kasi dahil sa gata, no? No, kung wala itong gata, lagyan mo ng ibap at saka mystery cream. Ito ay wala ng ibap pa kasi may gata na. So, ito yung base. Okay? So, ay, ito ay limang flavor, ha? Limang flavor ang pwede nito, ang maaring magawa ko nito. Ayan.
So dito ko ngayon ko ilalagay ang dore na malaki. So una pa lang to ha. So ganyan. No? Tsaga lang talaga no. Ayan. Habang mainit pa siya, nilagay ko na. Pwede din kung gusto nyo malamig na. So sa akin, habang mainit, kasi ang para sa akin, oh, pag mainit na mainit ito, mainit na mainit pa to. Ang posible itong magbubuo pa rin kasi sobra ng init, no? Mula kasi doon sa apoy. So nilagyan ko ng dure na ito. Kasi para ma bumawi no, para mag balance hindi na siya mainit na mainit. Okay, so ayan, nangangalan yung kamay natin dito no. Okay, so, taga lang to. Tiga talaga tayo no. Ayan. Kuha nyo. Kung ayaw nyo ilagay ng ano na ito, pwede din pag lumamig na. Ito sa akin nilagay ko kasi sobrang init na no, malaki kasi kaldero eh no. Kahit wala na siya sa malayo na siya sa po, mainit na mainit ito. Kaya nilagay ko pa rin para mabawasan yung init. Ayos. Ayan. May nag chat. Mintin natin 'yan, no. Okay. So anytime pwede kayong maka-chat sa akin. No, sa wag kayong mahiya. Wala itong bayad ang mentoring. Okay? Anytime. Pero kung hindi ako makasagot agad, so intindihin niyo na busy ako, no. Pero masagot ko yan. Habulin ko ang oras ko para masagot ko yung mga tanong nyo. Okay? Huwag mahiyang magtanong kung may ngalan kung may kway, no? Init. Okay? No? Ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ha? So malapot na malapot siya. So pagdating ng ano na malabnaw na to, no? So huwag kayong magtaka ha, na malapot yung pag gumamit kayo ng cassava starch o doner, no? Doner ang brand. Malapot talaga pag mainit pa. No? Pero kung malamig na, maghahanap na. Este, maglabnaw na. Yes? Malapot, malapot, no? So, again ha, ito yung base mixture. Sa hindi pa rin nakasunod, no? Bakit may base tayo? Kasi isang lutuan lang, no? Maraming flavor ang pwede nating ilagay. Lahat ng flavor, no? Kahit anong flavor diyan, ang gusto nyo ilagay dito sa base. No? Okay? So kasi iba, no? Iba ang procedure ko sa siguro sa matagal lang na gano'n dyan nag-skin day. Per flavor yung ginawa nyo, no?
per flavor niluluto. Dala yung flavoring, no, niluto. Sample, cookies and cream. So inilagay nyo dito ang cookies and cream, no, habang mainit pa. Hindi naman yung kailangan ilagay dito mainit pa, no? Lalo yung fresh fruits, no? Ube, jersey. May nagsabi, sir, bakit may aftertaste yung ube jersey ko? Kasi nilagay nyo habang mainit pa, no? Ayan, mait talaga yan. Kasi sa atin hindi, no? Kahit anong flavor dyan, doon na ilagay sa pagbalot o paglamig na, no? Babalotin na. So ayan, mais na. So halo kay friend. Okay, so halukayin nyo hanggang kita nyo na maganda na ang kanyang consistency, no? So ayan, so ayan, no? So ayan siya pag lutong-luto yung cassava starch, no? Malapot na malapot. Pag lumamig na yan, na. So huwag kayong magtaka kasi yan ang karakteristik ng donor o cassava starch. Yes. Okay, complete guide to, ha. Hanggang mula sa base, mixture, flavor, no? Flavoring mamaya. Ay fresh fruits ang gamitin natin. Ng itong avocado at melon flavor. Okay? Kung gusto mong balik-balikan ka, kailangan ang ano? Kailangan ay gusto mong balik-balikan ka, kailangan ay fresh ka. Ayan na. Kung gusto mong balik-balikan, kailangan fresh, fresh palagi, no? Presentable yung ating skin. Okay? So, gusto nyo lagyan ng sticker? Lagyan nyo. Pero mag-posting kayo, ha? Mahal ang sticker. Wala na kayong patubuin dyan. Kung 5 piso lang yung tinda ang binta nya. Buti sana kung 15 pesos, no? 15 pesos? Oh, yes. Lalagyan ko talaga to ng sticker. Pero pwede din itong sticker pag may sariling printer na tayo. Ang bibilihin na lang natin yung ano, yung sticker, ha? Per sheet na lang, no? Sticker. Ang logo yun, tayo na lang gagawa. Mas maganda kasi yung sticker din. Si Tractive. Eh, mahal eh. No? Buti sana kung ingredient yan, no? Na dagdag pasarap. Eh, hindi eh. Hindi yan makain. Pero mas maganda din kung meron. Ha? So, gusto nyo lang. Pero mag-costing kayo. Yes? So, tingnan natin. Pag lumamig to, lagyan natin ng fresh fruits. Okay? Avocado at melon. Ayos! Peace! Okay, ma'am sir, ha? So, gagawa tayo ng melon ice candy. So, at itong i-slice at saka i-blend. Okay? So, okay, tanghayan natin. So, yun, ma'am sir, ha? So, ating slice, no? So, hindi na tayo maglagay ng strips. Tagal na yan, no? Ano ang oras natin? So, mas maganda na lang na mahinto, no? Kayo rin at i-blend. Okay? Ayan natin to lahat. So, ayan.
Baka bago ka pa lang sa akin channel, ma'am, sir. So, i-click mo na yung subscribe dyan. Para manotify tayo sa... manotify ka sa aking bagong videos, no? So, ayan, hindi siya masyadong... ano, no? Hindi siya masyadong hinog. Pero pwede na yan kasi i-blend naman yan. Eh, sayang kasi. Wala tayong tanim na milon. Kung meron lang tayo, eh, kahit isang sako pa, no? So, ayan. So, ito yung technique, ha? Ng ating paggawa na fresh fruits. Eh, lahat ng fresh fruits, except sa buko, eh, hindi natin idaan sa mainit o sa apoy, no? So, yung ubi na yun, ang sinabi nyo na may aftertaste na mapait. So, dahil yan, idinaan nyo sa apoy, no? So, lalo ng avocado. No, malimitan kasi, kadalasan, na inyong ginagawa, idinaan nyo sa apoy pagluluto. Hindi, tatlo lang ang lulutuin. Diba, sabi ko is, yung asukal, yung cassava starch o corn starch, gamit kayo ng corn starch, at kung gamit kayo ng gata, daan nyo talaga sa apoy. Kung wala kang gata, kailangan may Nestle cream at ibab. Okay? Sana na bago pa lang, no? Na natakot baka mapanis ang skin mo dahil sa gata. Hindi, no? Ang gata kasi lulutuin naman 'yan. Okay? At wag mong tagalan, no? Example, magluto ka ng skin mo base mixture. So hindi mo tagalan na inuluto mo sa umaga, gabi mo pa balutin. So hindi. So, kailangan balutin agad. Nakapokus talaga kayo sa trabaho ng pagbabalot o pag-iskinde, no? Tapusin ang trabaho ng iskinde kasi mapanis yan. No? Madali lang mapanis talaga pag wala sa freezer. No? So, nagtatanong na ang shelf life ng iskinde natin, no? Hindi naman yan mapanis kung nasa freezer. Kung lang kung nasa labas. No? Kung nasa labas, siguro mapanis yan. Eh, pag lumambot na. So, ayan. Hindi magkagandahan yung aking nabili. Eh, so, sayang, no? Meron pa, eh, no? Hindi siya masyadong inog. Okay, so, ma'am, sir. So, ating blender ang ating milon na ating kinayot. Eh, so, lagyan natin ang this mixture, no? Ating this mixture. So, ayan man sir, no? So, itong avocado. So, parang hindi ito ngayon season pa ng avocado kasi mahal, no? Mahal talaga ang avocado. Kaya, dapat talaga sa avocado ay, ano siya, premium, no? Premium. At tawag siya nating na premium. Kumbaga, may presyo yung skin din natin, no? So, the best kasi itong avocado na flavor. So ang sa atin, kung marami kayo dyang avocado sa inyo, pwede, pero dito sa amin ay limited, kaya dapat ito ay magawin nating premium flavor, no? So pwede ito natin pataasan ang presyo, kaya lang magtaka naman yung ating customer, no? Ting buyer, kasi tumaas yung presyo ng ating
skinde. Pero depende na yan sa atin, ang ating e. Marunong kayong mag-explain, ha? Okay? So, pwede natin to i-sampo, no? Bigyan natin sa ating reseller ng 8. Okay? Kasi premium kasi ito siya, no? Mahal, kumbaga, no? Wala kasi tayong puno. Okay? Kano ba dito? Is 100 per kilo, no? So, ilang piraso lang isang kilo, no? Maliit pa. So, 5 lang yata. Okay? So, kung hindi pa naka, ano dyan, ang avocado flavor. So, ito yung pagawa ni Colastico, no? Paano gagawin? Kasi itong avocado, pag idaan mo talaga to sa apoy, aftertaste nito, pait talaga to, no? Avocado. So, ang technique nito, may base mixture ka, di ba? So, i-blend na lang natin, no? Ang strip nito. Okay? So, talagang napakasarap nito. So, masarap ang kanyang ano. So, ayan, no? Pwede na yan isang flavor. Mga 5 liter ng water, base mixture. So, ating dami ito, kodkode, no? Kayo rin sa ayan, no? Huwag din patamaan ng sobraan ng pagkayod na halos nadala na lang yung. So, ito, no need na to sa lagyan ng food color kasi green ito, no? So, ayan, green. So, again, so, ito ay premium. So, ibig sabihin pag premium, may presyo talaga. Okay? So, itong okay, so aking ipinto sa inyo nung naranasan ko din itong una. Itong una, may mixture naman kami una-una. Una-una pa lang may base mixture kami. Ayun lang, mainit pa siya nilagay, no? Mainit pa ang base mixture. Kung ilagay mo to na mainit ang base mixture mo, may aftertaste din pa rin ito. Napaka-sensitive nito. So, kailangan malamig talaga. Okay? At, amin, no? Tingnan natin kung paano ito, no? Kasi kahit saang, ano, saang may malaking kumpanya na sa iskinde, no? So, premium talaga to nila na flavor. Okay? Medyo may kamahalan yung presyo nila kasi hindi, lalo na pag hindi season, no? Talagang ano to? So, ayan, no? So, green na to. Hindi na to kailangan ng food color. Okay? So, cut na. Okay, so ma'am sir, no, ito ng ating kinayod na avocado. Okay, so, ating i-blend. So, ito ay marami. So, isang lutoan to ng isang flavor. So, sa aking flavor ay umabot yan ng 5 liter hanggang 5.5, no? Ang isang flavor, no? So, marami siya, di ba? So, lagyan natin ng skinde mixture, base mixture. Okay? So, ayan. Tansyahan nyo na lang. So, medyo madami siya. So, ayan. Kaya yan, yan na.
blender. Okay, so ang avocado ay hindi yan matamis. So kailangan natin, ito pa din ang ating tips, no? Kailangan natin lagyan ng kasukal sa pagblend, no? Okay, so kasi para hindi tumabang, no? Sayang pag tumabang. Okay? So, busan natin ito, ah. Ayan. Thank you.